kauna-unahang Pilipinong nakagawa ng kanyon? Sino nga ba siya? Welcome mga kauan! Kilalanin natin ang Pilipinong manggagawa ng kanyon na Certified Filipino Made. Kung bago ka pa lang sa channel na to, siguraduhin mag-subscribe para ma-update ka sa mga video na tulad nito. Nag-upload tayo mga kauan ng isa o dalawang video every week. Kaya simulan na natin. Marahil akala mo, mga banyaga lang ang may kakayahang gumawa ng mga kagamitang pangdigma tulad ng isang kanyon. Ngunit nagkakamali ka. Siya si Panday Pera, isang kapangpangang Muslim na nanirahan mula sa isang lalawigan sa gitnang Luzon. Ipinanganak noong 1488. Nagpunta sa Manila ang Pinoy na sinasabing gumawa ng isang sandata na labis na hinangaan ng mga mananakop na Kastila. Pinapaniwalaang sa edad na 20 nang manirahan si Panday Pera sa Manila, partikular na sa Pampanga, kasama ang ilan niyang kaanak. Bata pa lang ay kinakitaan na ng angking galing si Panday Pera sa paggawa ng mga iba't ibang klaseng kagamitan yari sa bakal na malaking tulong sa pagsasaka ng kanyang pamilya. At kalaunan, ang kanyang mga obra ay naging malaking kontribusyon sa pakikidigma ng mga katutubong Pilipino laban sa mga mananakop. Malawak ang imahinasyon ni Panday Pera, malimit siya magpalipas ng oras sa tabi ng dagat dahil sa magaling na pambabato ng mga isda at iba pa ang mga gumagalaw sa tubig dagat. Pumasok sa kanyang isipan na kung ang bato ay magaan, mas malayo ang maabot nito habang nilalakbay ang daan patungo Maynila. Muli naman naisip at napagtanto kung paano niya matatamaan ang mga bagay na nasa malayo at kung anong bagay ang maaaring gamitin upang maabot ang pinakamalayong punteriya. Dala ng mayamang kaisipan, nabuo ang kanyang plano na gumamit ng pwersa ng hangin sa pagbubuga ng balang yari sa magaang metal. Kaya dito, nagdesisyon siyang magtayo ng pandayan ng kanyon sa Hilagang Pampanga. Lalo pang gumaling si Panday Pera at nahasa sa paggawa ng mga kanyon sa tulong ng isang kaibigang Portugis. Sa kapanahunan at kasagsagan ng paggawa ng Panday Pera ng iba't ibang uri ng sandata at kanyon, ay umusbong ang digmaang Pilipino laban sa mga dayuhang Kastila. Ang namumuno sa mga katutubong Pilipino sa kapanahunang iyon ay ang mga Raja o mga pinunong Muslim. Isa na dito si Raja Sulaiman na tanging layunin ay madepensahan ang kanyang nasasakupan laban sa mga Kastila. Dahil dito, kinuha niya si Panday Pera upang gumawa ng mga kanyon. Sa tulong nito ay magkaroon ng malakas na depensa. Kaya noong 1570, naglungsad ng paglusob ang mga Kastila sa pamumuno ni Martin Duguete at Juan Salcedo. Laking gulat nila nang salubungin sila ng putukan ng 12 kanyon na gawa ni Pera. Ngunit sa kabila noon, dahil sa lakas ng pwersa ng mga Kastila, ay nasakop pa rin nila ang Maynila. Nakuha nila ang mga kanyong gawa ni Panday Pera at ipinakita nila ito kay Miguel Lopez de Legazpi, na kauna-unahang gobernador-general ng Pilipinas sa panahon ng mga Kastila. Nagka-interes si Legazpi sa mga kanyon ni Pera. Agad niya itong ipinasuri sa mga Kastila na manggagawa rin ng kanyon nang mapatunayang matibay dahil sa kahit anong tuluyang pagputok at maraming pulbura ang gamitin, hindi man lang ito nagkalamat. Matapos na ang Maynila ay formal na masakop ni Legazpi, agad niyang pinahanap si Panday Pera upang gumawa ng mga kanyon para sa mga Kastila, subalit nabigo silang matagpuan ang magagawa ng kanyon. Namuhay ng tahimik si Panday Pera sa Bulacan para makaiwas sa gulo dulot ng digmaan. Dala ng katandaan noong 1578 ay pumanaw si Panday Pera sa edad na 88 bilang pag-alala sa kakaibang kontribusyon ni Panday Pera. Isang lansangan sa tondo ang pinangalan sa kanya. Marami pang Pilipinong inventor ang nagbigay karangalan at mahalagang kontribusyon sa ating kasaysayan. Gusto mong sabay nating tuklasin kung sino-sino sila? Mag-comment, like, and subscribe para malaman ko kung interesado ka sa mga ganitong video. Salamat!